Malaparaisong langit ang pangako, pero bangungot ang sinasapit umano ng ilang menor de edad sa kamay ng isang armado umanong kulto sa Surigao del Norte. Sa Senado, isinawalat ang dinanas ng ilan na pinagsamantalahan at puwersahan pa umanong ipinakakasal. Habang ang ibang residente kinukuhanan umano ng bahagi ng pensyon at iba pang ayuda, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky Maris Emily, imbestigahan na ng Senado ang isang kulto umano sa Surigao na nang-aabuso ng mga menor de edad. Isang umano'y kulto, ganito tinawag ni Senador Risa Contiveros ang organisasyong Socorro Bayanihan Services sa bundok ng Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Contiveros na ang grupo umano'y nang-aabuso ng mga menor de edad at sapilitan silang ikinakasal. Ang pinuno nito, isang J. Renz Quilario alias Senyor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Lumabas daw si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. As a result of these statements, there was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. Mahigit 800 estudyante ang sumapi sa kulto kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok, inabuso ang ilang minor de edad gaya ni na alias Jane at alias Chloe. Uguya pa may sa kaskapihan nga, dito ko gininjo sa akong kabataon, gininjo ko ni Jaren Skelario nga among gituohan na si Ja among Ginoo. Ug amo pong, ug ako po usa ka minor nga gihanjo ni Jaren Skelario nga makig sex nga murag feel na ho nga murag grip ko kay sa ijang kadakka illegal age na unja ako minor pa na ija kong gihanjo sa akong kabata na untana ag akong usa pud ka pamilyado nga untana sa wa pa mi sa akong pagkabata 13 years old giparisan kong 21 years old nga wala sa akong kabubuton pag kaminjo na ho ning hanjo ko sa akong ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kong maiskwela. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gadyod ta musunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Uwi na liko ni panahon nga gilakan mi kwarto kay gusto gadyod nila nga kuhaon na makasex na og laki. Unja dito nga ta min hila ko unja kaingon kog ma-rape ko adto pero madyugan ni kay og laki. Armado rin daw ang kulto, kwento ng isang menor de edad na nakatakas. Na gusto mas paksol yung agi niya. Nagkakita ko na ito sundang mga armas dito ko ang bahay na nagkakita ko dito ito po eleksyon. Sa kanilang Facebook page, isinalarawan ng Socorro Bayanihan Services bilang isang people's organization na nakarehistro sa SEC. Nakalagay din dito na isa silang non-government organization. Sabi ni Contiveros, makapangyarihan daw ang grupong ito dahil mapera. Kinokolekta daw ng organisasyon ang nasa kalahati ng natatanggap ng 4Ps, senior citizen pension, pati ibang ayuda ng gobyerno na ibinibigay sa mga miyembro nila. May natanggap din daw silang impormasyon na pinopondohan ng illegal na droga ang kulto at Human Shield umano ang organisasyon. This cult is not a cult in the shadows of Surigao. Sila po ay nagtatanim ng impluensya nila sa Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang kanilang binuong performing group, ang Omega de Salonera,
ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Emil, sabi ni Ontiveros, nitong Hulyo daw ay 8 bata yung nakatakas at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema daw ay pilit na ibinabalik sa bundok itong mga menor de edad na ito gamit umano ang impluensya at pera ng grupo. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Pinabulaanan ng organisasyong Socorro Bayanihan Services ang mga alegasyong isiniwalat sa Senado. Ayon po kay Mamerto Galanida, Vice President ng organisasyon, pawang kasinungalingan ang ipinupukol sa kanilang grupo na noong 1949 pa raw nagsimula. Itinuturo nila ang mga kalaban nila sa politika. Mariin nilang itinanggen na isa silang kulto. Wala rin daw silang itinatagong armas. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Sabi pa nila, sinulsulan lang daw ang mga bata na magreklamo laban sa kanila. Naghain na rin daw sila ng reklamo kaugnay nito. In fact, we are filing a case for them for kidnapping, for a serious illegal detention. Nasa piskalya na yan. Kasi sila yung kumidnap sa mga bata at sinulsulan pa nila. Nagawa pa ng mga affidavit parang fabricated, isa lang pattern. Pumunta na po dito yung mga police. They have conducted po their investigation sa province, sa region. And negative po, kasi wala po kaming talaga ditong drugs. At even mayroon din pong lumalabas na mga allegation na may mga armas, mga intelligence report from the CIDG at sa ibang ahensya ng police. Even our Governor Lyndon Barber also confirmed na wala po ditong armas, wala din pong drugs. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.